Hello guys, welcome back to our YouTube channel. For today's video guys, bale magtuturo tayo paano ba natin malalaman kung sira ang IC ng laptop. So meron kasi nag-comment yan, maganda ang tanong yan. So ito, kung sino man siya, shoutout sa kanya, no? Kay Bayboy Samilo. Ano, Master, paano malalaman kung sira yung IC ng laptop? Sa anong paraan malalaman na sira siya? Pa-share naman ng idea. So ngayon, ito ang sagot ko sa kanya para sa katanungan niya. Siyempre, before that, no, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel yan. Nandito yung ating mga video para sa mga ibang mga tutorial o simpleng idea regarding sa troubleshooting. So tara, simulan natin guys. At ayun, ito ulit yung motherboard yung ginamit natin sa last video natin. Dito, ayan, yung how to remove IC on motherboard. So same, ito rin yun, no? Bali, nag-download tayo ng schematic nya para may turo ko sa inyo. So before that, bago tayo dumaan sa schematic, gusto ko sabihin sa inyo, unang titingnan nyo kung sira ba ang isang IC. For example, ito yung gagamitin nating IC. Kunyari, ayan, itong IC na to. Ayan. So ngayon, ang una dyan, paano malalaman kung sira ang IC is, halimbawa, may sunog dyan. O kaya, makikita nyo yan kapag tinignan nyo, kulay itim na siya. Yung alam nyo yung sunog. So, ganon. For sure, sira na yun kapag nakakita kayo ng sunog na IC. Hindi talaga palitan yun. So, at ang iba naman, kapag hindi siya sunog, makikita nyo yan. Kapag nagsalpak kayo ng power supply, tapos biglang umiinit yung IC na to, bahaba, nakapa nyo. At nakita nyo sa DC bench nyo, itong nataas yung ampere nyo na hindi nyo pa pinapower on. So, kakapa kayo sa motherboard, no? Pag nakapa nyo yung umiinit yan, so possible, sira yung IC kapag umiinit. Dapat kasi hindi siya init. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, kapag umiinit ng isang IC, ay IC agad may problema. May iba kasing ano eh, tawag nito na iba yung cause. May some part o some circuit sa motherboard na nagkakos ng pag-init nito. Malalaman mo lang yun na hindi IC ang sira kahit na umiinit siya. Pag nag-change ka na ng IC, dalawa o tatlong IC, tapos same pa din na umiinit. So, hindi si IC ang sira nun. Pero not all the time, na yun nga sabi ko na hindi siya ang sira kapag umiinit. Pero kapag umiinit yan, need talaga, ano yan, na palitan para matry for isolation purposes. So, ito naman yung iba. Bawa, hindi umiinit, wala din sunog, paano malalaman kung sira ang IC? So, pag ganyan po guys, is need nyo na may alam kayo sa schematic diagram pa para magbasa. So, ngayon dito, bibigyan ko kayo ng idea, ng simpleng idea regarding sa schematic. So, ayan po, nag-download tayo ng schematic nitong motherboard na to. So, ayan, ito yung board code nya. Ayan, NM8805. So, Lenovo tong laptop na to. So, ngayon, ito yung ano, tinype natin yun. Ayan, yung schematic. So, ayan, yung mga link. So, dahil meron tayong account sa Binafix. So, ayan. Ayan, nakakapag-download tayo ng ano, ng Aptosawa kahit ilang beses kasi VIP account tayo dyan. So, ngayon, ito na yun. Yung na-download natin. So, yun, kinilik ko lang. Ito kasi, ano to, BIOS niya. Pag ipoprogram nyo. So, ayan, may available ngayon. In-open ko na. Ito yon. So, ito yung schematic nitong ano na to, yung portion na to, yung IC na yun. So makikita sa label, nakasulat ay ayan, PU401. So ngayon, para kasi pag inopen yung schematic, ganito kasi yun eh, paitsura yun pag inopen nyo. So ang schematic diagram, pag inopen nyo, ganito itsura. So ito yung na-download ko. So ayan, ganyan itsura nyan pag in-open nyo. So, ayan, katakot-takot, ayan, may blocking diagram. Ayan, ang daming information na schematic, pero hindi naman lahat yan kailangan mong aralin eh. May mga some portion lang na importante dyan, pero maganda, alam mo din yan para alam mo kung saan ka mag-troubleshoot.
So, halimbawa, ito tayo. Ito, kunyari. Kunyari ay para natin malalaman if good siya o sira. Kapag wala siyang ano dito. Kami, may papansin kayo, may katabi siyang inductor coil. So, dapat yan may voltage. At ang voltage yan, ang nagko-control ito. Ibig sabihin, kapag nagtitester kayo, dapat merong out to na voltage. Pag missing voltage yan, ito may hawak niyan. So, dapat ay nag-check mo. So, ngayon, ang pag-checking yun, di ba, nakalagay dito is PU401. So, pagdating sa schematic, ito type ko lang. Yan. Control F. PU401. In-X mo. So, yan. So, yan. Tinignan niya doon sa ano. Ito yung blocking diagram niya. So, ito yung ano. For sure, ito yung charging IC. Ngayon, next natin. O, yan na. Ang PU401 ito. Ayan. Ayan, o. PU401. Yan. So, ito yung... Ito yung, ano niya, schematic. So, ngayon, makikita nyo dito, no. So, ang daming... Wait lang, using ko lang. Naka-zoom. Ano ko eh. Ano ko ba yung zoom out to? Yan. So ngayon, ito. Ayusin ko lang kasi nahawak ko isang camera for vlogging. Hindi ko ma-zoom out. Ano ba zoom out na ito? Ito yun. Yun. So ayan, ito yung circuit na yun guys. Yung PU401. Yan. At ang control niya, ito yung inductor na yun, PL. Itong PL. Wait, nag-auto-focus eh. I-ano ko lang. Ilalock yan. Ngayon siya yung PL401. So, yun yung katabi inductor. So, ngayon sa schematic guys, parang di mo malalaman i-sira siya or hindi. So, ngayon, dapat marunong ka magbasa ng schematic diagram na. So, ngayon, ito yung IC niya. Paano malalaman if sira ito o hindi? Mapapansin nyo, dapat itong ano na to, inductor coil is, ayan, makita nyo yung linya. Papunta dito, dapat meron siyang 3 volt always. Ayan o, nakalagay dyan, 3 volts always. So, ito yung IC, that may output siya ng 3 volts. So, ngayon, paano malalaman ng IC na to is good o hindi? Number one, may mga requirements yan guys na sa isang IC dapat present. So, makikita nyo itong V20. So, ibig sabihin, yung V plus niya na tinatawag, yung V na 19 volts or 20 volts, dapat present yan. Dapat meron yung pin 2 to 5, no? Dapat, kita nyo connected sila. Dapat meron siyang 20 volts. O, halimbawa, wala siyang 20 volts dito, talagang hindi gagana itong IC na yan, at hindi rin maglalabas ng 3 volts yan kasi missing siya ng important voltage dito na 20 volts. So daw present yan. Halimbawa, kung if ever may short yan dito, so ang sira ng itong capacitor short, ang sira ng laptop mo ay short to B plus. Yan natin lang yung B plus, so 20 volts B plus. Ayan yung voltage in. So, pag short circuit yan, pinaka basic na nasira na isang laptop yung short B plus. Pinaka madaling ayusin yun. Kasi karamihan dyan is capacitor na crack o capacitor na na busted capacitor. So, ayun yun. So, halimbawa, present yan, merong 20 volts dito. Tapos, wala siyang 3 volts dito. So, number one na titingnan mo ulit dyan. Ang isang IC kasi guys, kailangan ng VCC and enable. Ay ang characteristic ng isang IC. Tsaka LDO, importante ito. Itong LDO na to. Ibig sabihin, always din yan. Kailangan dapat meron yan. LDO 3. Dapat may nag-re-release, nag-generate. Meaning, itong IC na to, nag-generate ng 3 volts dito. Baga, hindi lang itong generated niya, pati ito. No? So, yan. So, importante, number one, ito, dapat meron siyang VCC kasi ito guys eh, 20 volts na yan.
dapat present yan. Sunod, itong enable signal. Ito, mapapansin nyo ito. Yan. 1 and 2. Ito. Pero dito, nakalagay is 1. Yan. Dapat present yan. So, mapapansin nyo yung arrow, yan, papunta. Ibig sabihin, patang pa-receive to si IC ng ano, ng signal from EC on. Yan. Signal yan. Galing sa SIO yung signal na yan. So, dapat may 3 volts yan dito. So, pin 12, kailangan present yan. And the same time, kailangan present din itong 3 volts na to, yung LDO na yan. Kapag present po ito, ba, present itong B plus mo, present din itong enable mo, dapat, meron automatic, may maglalabas ng 3 volts dito. Kasi magsiswitch yan dito, guys, ito. Ayan. Sabi yung ano nito. Wala kasi to guys, MOSFET eh, nakatabi. Unlike sa iba, kasi dalawa kasing klase ng main reg. Kasi main reg itong 3 volts, yung iba may MOSFET. So, ang MOSFET na to, nandito na sa loob ng IC. May, nakalimutan ka lang anong tawag nito sa ganung IC. Ang MOSFET ay nasa loob na. So, ngayon, ang gagawin mo dyan, kailangan meron siyang present dito. Itong ano na to. Yan. 19 to 20. Yung connected dyan. Dapat is meron 3 volts. So, for example, is present tong enable mo. Present din ito. Tapos, walang 3 volts dito. Possible, ito may sira doon yung IC. Kasi, bakit? Dapat, itong IC is magre-release ng voltage papunta dito sa inductor coil. Yung dito, yan. Papunta yan, dapat yan. Okay? Kasi kapag hindi siya nagre-release ng 3 volts, itong IC yun, possible. Pero before that, no, kailangan present tong B plus na 20 volts. Kapag hindi kasi, pag missing yan, possible, ayun ang dahilan kaya ba't wala kang 3 volts. Kasi need nito, VCC, kumbaga input yan eh. Input supply papunta dito sa ano. Sa ano na to, IC. So, importante, enable. Ulitin ko, enable, VCC, and output. So, and ito rin, itong 3 volts LDO, importante yan. Kasi itong 3 volts VLP na to, eh mayroon pang sinusupply na iba yan. May ibang circuit na sinusupply yan, yung mga suspend voltage. Ano ba yung suspend voltage? Yung sa RAM, sa GFX core, CPU core, yan, mga suspend voltage yan. So, ayan, itong ano na to, possible ito yung mga VCC naman sa ibang circuit na gantong IC. Ayan. Ay, dapat importante yan. So, okay. Ulitin natin. Ito. VCC. Importante. Dapat present. Enable. Dapat present. Nakita nyo. Kapag napansin nyo, walang enable signal. Pag walang enable signal yan, wala itong 3 volts for sure. Dapat meron yan. No? So, ayan. May kita nyo dito. Diba, for example is, walang ano dyan, walang 3 volts. Check mo tong resistor na to, no? Yan, check mo yan. Baka dito sa kabilang dulo may 3 volts, sa kabila walang 3 volts. So ano yan, busted yun. Palitan mo. Papalitan mo yan. Kahit palitan mo na lang ng 0 ohms resistor, pwede yan. Kasi para tumawid. Diba? So ngayon, ayan, pero baka may iba pang ano to kasi mayroon ditong voltage divider. No? Pansin nyo. Mayroon sa ground kasi mayroon tinatawag yan, may computation yan. No? Baka ito ibang ano ito, voltage. Iba yan ba? Palagay natin 5 volts. 5 volts siya. Or 3 volts. Tapos magkakaroon siya ng voltage divider dito. Ayan. Connected sa ground. No, ito yung ano niya, voltage in, tapos magkakaroon ng computation, baka dito papasok na lang is 1.8 volts. No, hindi na siya 3 volts. By the way, kahit 1.8 volts siya, ano pa rin 'yan? Good pa rin 'yon for enable. 1.8 volts to 3.3 volts, 4.4 volts, pwede pa. Enable signal para mag-release dito ng ano, ng ibang ano,
ay mag-release ng 3 volts dito sa inductor ko lang. Ito 3 volts always kasi yan. Dapat always power on yan. So mapapansin nyo dito, may PG power good yan. May ibang ano yan. May ibang supply na. Sa schematic kasi guys, no. Marami kasi kung hindi pa kayo sanay talaga mag-read ng schematic sa una, siguro malilito kayo. Ano ba to? Ba sabi niyo, ano ba to? Ang daming ganito, daming kuwit, saan ba papunta 'yan? Ibig sabihin, mayroon pang pinanggagalingan yan. Ano, katulad nito. Diba? Itong 3VLP na to. 3 volts. So, itrace natin. Kung saan siya magpupunta pa. So, select mo lang. Copy mo. Check natin. Pipaste natin yan sa ano. Saan ba yung F? Wait lang. Ayan. Paste natin ha. Para makakita natin saan siya pupunta. Ayan. So, yun. May jumper doon. Tarap. So yun, pupunta siya sa EC. Ayan o. Okay. Ah, dito mag ano pala siya. Mag-change na ng ano, ng name. Ayan, nakita niyo may jumper. Connected dyan, VLP. Tingnan, magiging 3 volts. Ano na siya. So, check natin. Ayan, pupunta rin pala siya doon. Ayan. Tama ba yun ha? 3 volts, B plus, 3VLP. Tingnan natin yung iba. Saan siya pupunta? Ayun. Pupunta ng SIO. Ayun o, LPC. Ayun o, SIO IT, 88. So may supply siya dito ng 3 volts. 3 volts niya is papuntang ito, reset. So, may contain na data yan pag-reset. Ayun pa. Ayun, VCC siya dito. Ang dami siya sinusupply yan. Diba? Ayun o. Hindi pa natatapos. Tingnan natin pa yung ibang ano niya. Kung may IC ba siya susupply yan. O, ito. Meron din dito. O, power button na. Ay hindi, button number, iba pala ito. Ang dami niya sino. Oo nga, on-off switch nga. Power button. May double diode dito na ano, susupply siya ng 3 volts. Ayun po. O ito. So kailangan marunong kayo guys mag-read talaga pag ganyan. Ayun na, 3 volts. Ayun na. I think dual MOSFET to, hindi ako nagkakamali. Oh, yun guys. So, yun yung mga ano niya. Yun yung mga supply niya. Ang dami niyang dinaanan pa. Diba? Tapos dito naman, try natin to. Saan papunta tong 3 volts na to. Ganyan guys, mag-trace ng signal. Ng isang laptop. O ito, may 3 volts dito. 3 volts connected to all power good. P good din din, power good connected din. O, wala na, doon na lang. So magche-change na siya dito na guys ng ano, ng name pagdating doon. So yun o, ito rin o, B plus din. Ito IC rin yan guys. Ayan nakita nyo, ayan VCC yan. Ayan, enable, ayan 1. Ganyan din yan, same ano din yan, concept. Na iba lang ang ano nya. Ayan, tapos meron sya dito ng ano, anong supply to. 5 volts naman to. Ang kanina kasi 3 volts, ayan o. Ito yung kanina, sa baba 5 volts. Same din, magkaiba lang sila ng ano, tsura. Diba? So yun lang guys, at sana may natutunan kayo po paano malaman if IC ay sira. Yung madaling salita guys, bilang isang laptop board level tech no, hindi mo siya basta-basta mako-consider ng isang IC sira pag wala ka talagang alam or lack of knowledge ka pagdating sa motherboard ng isang laptop. Need kasi talaga ng understanding dito guys, at hindi rin biro ang pag-aaral namin regarding sa mga to. Kaya yung mga service fee namin ay hindi rin basta-basta.
medyo mataas ang singilan pagdating sa mga repair ng ganito. Ayun lang po guys, maraming salamat. This is Just Enzo and bye bye.